Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Teacher Jerry, kindergarten teacher ng San Diego Elementary School mula sa SDO Quezon City. At isa rin po akong teacher broadcaster ng DepEd TV. Narito po ako para talakayin ang pagpapaunlad sa kakayahan sa pag-unawa o sa Ingles sinatawag nating Developing Comprehension Skills. Pero bago po ang lahat, nais kong batiin ang lahat ng nanonood ngayon sa ating FB livestream. Kumusta naman po kayo? Sana ay makasama namin kayo hanggang sa matapos ang ating programa. Para simulan, ano nga ba ang comprehension? Ito yung kakayahan sa pag-unawa at pagtugon sa saklaw ng mga teksto mula sa iba't ibang konteksto para sa iba't ibang layunin. At ito yung gusto nating lahat na mangyari na maunawaan ng mga bata yung nabasa o napakinggan nila. Isang paraan para makuha ang kahulugan ay turuan ng bata na matukoy ang mahalagang detalye kaugnay sa paksang nabasa o napakinggan. Simulan natin sa isang kwento. Kunyari ako yung teacher nyo ha at ikayo naman ang aking mga estudyante. Mga bata, meron ba kayong kapatid? Sabihin nyo nga kay Teacher Jerry kung ano ang pangalan ng inyong kapatid. Anong mga ugali ninyo ang magkakatulad? Ano naman ang mga ugali ninyo ang magkakaiba? Sa aking kwentong babasahin ngayong araw, aalamin natin kung sino ang magkakapatid sa kwento at kung ano-anong ugali nila ang magkapareho at ano ang magkaiba. Handa na ba kayo? O mga bata, tingnan nga natin ang pabalat o cover ng aklat. Ano-ano ang nakikita ninyo sa larawan? Tama! Dalawang aso, isang kulay tsokolate at isang kulay puti. Simulan na natin. Tik-tak-tok at tik-pak-boom. Ang kwentong ito ay sinulat ni Rene Villanueva at ang mga larawan naman ay ginuhit ni Renato Gamos. Ito ay likhang aklat ng Adarna House. Magkapatid, sina Tik-Tak-Tok at Tik-Pak-Boom. Pero magkaiba ang ugali nila, kaya madalas nag-aaway sila. Maraming kalaro si Tik-Tak-Tok. Marami namang kagalit si Tik-Pak-Boom. Marunong bumilang si Tik-Tak-Tok. Sabayan nga natin siya sa pagbilang. Isa, dalawa, tatlo. Sagot naman ni Pik-Pak-Boom, ang tatay mong kalbo. Malusog si Tik-Tak-Tok dahil mahilig sa gatas, gulay at itlog. Pero sakitin si Pik-Pak-Boom dahil mahilig sa soft drinks, tsokolate at candy. Tumutulong si Tik-Tak-Tok sa kanilang tatay at nanay. Pero si Pik-Pak-Boom, laging naglalaro sa lansangan. O mga bata, sino ang mas gusto nyo sa magkapatid? Isang araw, may napulot na karne si Tik-Tak-Tok. Tingnan mo ito, sabi niya kay Pik-Pak-Boom. Kinuha ni Pik-Pak-Boom ang karne at tinikman. Ang sarap! Sabi ni Pik-Pak-Boom. Mabilis na tumakbo si Pik-Pak-Boom at tinangay ang kapirasong karne. Paingi naman! Sigaw ni Tik-Tak-Tok. Bigyan mo ako kahit konti! Sumagot si Pik-Pak-Boom. Kainin mo ang paa mo! Tumawa ng tumawa habang mabilis na tumatakbo. Bibigyan niya kaya ng karne si Tik-Tak-Tok? Alamin natin. At naghabulan ang dalawa. Nakapagtago agad si Pik-Pak-Boom. Hingal na hingal naman si Tik-Tak-Tok. Nang hindi na makita ang kapatid, naupo na lamang si Tik-Tak-Tok.
Habang nagpapahinga si Tic-Tac-Toe, may dumating na isang matadero. May nakita ka bang magnanakaw na may daladalang karne? Tanong sa kanya ng matadero. Wala ho, sagot ni Tic-Tac-Toe. Ninakaw pala ang karne sa palengke, naisip ni Tic-Tac-Toe. Masamang kainin ang karne ngayon dahil bulok na at may lasang pa sa daga, sabi ng matadero. Ano kaya ang mangyayari kay Big Pac Boom? Tumakbo agad si Tic-Tac-Toe at sumigaw ng sumigaw. Big Pac Boom! Big Pac Boom! Huwag mong kainin ang karne! May lason pala yan! Nang makita nila sa isang sulok si Big Pac Boom, ay umiiyak ito. Aray ko po! Ang sakit ng tiyan ko! Sabi ni Big Pac Boom. Pinahiga agad ng matadero si Big Pac Boom. Diniinan niya ito sa tiyan hanggang magsuka ng magsuka. Pagkatapos, kumuha ng tubig si Tic-Tac-Toe at pinainom ang kapatid niya. Saka pa lamang nawala ang sakit ng tiyan nito. Magmula noon ay nagbago na si Pic-Pac-Boom. Hindi na sila nag-aaway ng kanyang kapatid. Hindi na rin niya ito nilalamangan. Naging magkaibigan na sila. At dyan nagtatapos ang ating kwentong Tic-Tac-Toe at Pic-Pac-Boom. Kwento ni Rene Villanueva at guhit ni Renato Gamos. Ito ay likhang aklat ng Adarna House. Para malaman natin kung naunawaan ng bata ang napakinggan o nabasa nilang kwento, maaari nating itanong ang mga sumusunod. Una, ilan ang magkakapatid? Sino-sino sila? Ano-anong ugali nila ang magkapareho? Ano ang magkaiba? Sino sa magkapatid ang mas gusto nyo? Bakit? Ano ang napulot ni Tic-Tac-Toe? Anong ginawa ni Pic-Pac-Boom sa karne? Anong ipinamalas na ugali ni Pic-Pac-Boom? Ano kaya ang naramdaman ni Tic-Tac-Toe? Ganoon din ba ang mararamdaman ninyo? Sino ang dumating? Ano ang sabi ng matadero? Ano ang naramdaman ni Tic-Tac-Toe nang malamang may laso ng karne? Kung kayo, ano ang mararamdaman ninyo? Ano kaya ang gagawin nyo para hindi na makain ng karne? Pwede tayong gumamit ng ibang paraan para malaman natin kung naunawaan ng bata yung napakinggan nila o nabasang kwento. Ito yung halimbawa ng tinatawag nating story ladder. Kinagamit to para makatukoy ng mahalagang detalye. Mapapansin natin dito sa story ladder na ito na sa una, binigay ang karakter sa kwento. Ganon din sa ikalawa. At sa huli naman, bata na ang nagpo-provide. Sa parang ito, tinutulungan natin yung bata na umunlad ng paunti-unti. Importante rin na tulungan natin yung mga bata na kapag nagbabasa sila, magkaroon sila ng koneksyon sa teksto para magkaroon sila ng interes sa pagbabasa. Text-to-text naman, ibig sabihin, koneksyon ng storya sa istorya na binabasa. O text-to-world connections, ito yung kung saan ang mga kwento ay akma sa mga nangyayari sa totoong buhay. Ito naman yung mga paraan para tulungan yung mga bata na iayos yung mga impormasyon na nabasa nila sa paggamit ng tinatawag nating graphic organizers, maaring sa paggamit ng story frame para magbuod o mag-summarize. Halimbawa, sa kwentong Three Little Pigs, who o sino yung wolf, wanted yung gusto niya, yung Three Little Pigs, but pero nakataka sila. So, kaya sinubukan niyang makapasok sa chimenea. In the end o sa pagtatapos, siya ay napakuluan. Pwede rin nilang pagsunod-sunodin yung kwento o yung tinatawag nating sequencing of events. At pwede rin silang bigyan ng problem-solution charts, di ba? At maaari rin gumamit ng tinatawag nating story map for character change. Titingnan yung character sa simula at karakter sa katapusan, at ano yung mga pangyayari ang sanhi ng pagbabago.
pwede rin natin silang tulungan maghinuha o alamin yung posibleng mangyari sa pamamagitan ng What's in My Mind chart. Ano ang posibleng susunod na mangyari o ano ang mararamdaman niya sa isang pangyayari? Oh, itong susunod nating kwento ay napaka-timely kasi tag-ulan na, di ba? Uulan ba? Isinulat ni Nati Santos at Dina Santos. Isang araw, lumabas si manok. Tak, tak, patak! Uulan yata! Sabi ni manok. Siya ay tumakbo sa munting kubo at doon sumukob. Lumabas si pagong. Tak, tak, patak! Uulan yata! Sabi ni pagong. Siya ay tumakbo sa munting kubo at doon sumukob. Lumabas si pusa. Tak, tak, patak! Uulan yata! Sabi ni pusa. Siya ay tumakbo sa munting kubo at doon sumukob. Lumabas si kalabaw. Tak, tak, patak! Naku, uulan na! Sigaw ni kalabaw. Siya ay tumakbo sa munting kubo at doon sumukob. Ngunit, anong nangyari? Bumagsak! Bumagsak! Bumagsak ang munting kubo. Pumatak ang ulan sa tuktok ni manok, sa ilong ni pagong, sa mukha ni pusa, sa likod ni kalabaw. At ang apat na magkakaibigan ay sabay-sabay na naghalakhakan. Ayan, so pagkatapos nilang mapakinggan o basahin ang kwento, maaaring gawin itong activity na ito. So pwede nilang idikit yung mga larawan at ilagay sa chart na ito, yung mga bida. Pwede rin ba nilang kopyahin o isulat yung mga pangalan ng karakter mula sa aklat? Pwedeng-pwede, kasi pagkakataon din ito na magbasa at magsulat. Maaari rin gawin sa parang ito. Ididikit kung saan pumatak yung ulan. Ito ay masayang paraan para malaman natin kung alam nila kung saan pumatak ang ulan. Saan pumatak ang ulan? Sa tuktok ni manok, sa ilong ni pagong, sa mukha ni pusa, at sa likod ni kalabaw. At pwede rin natin ipa-act out ito sa mga bata o sa anak natin kung saan pumunta sina manok, pagong, pusa at kalabaw. Mag-set up lang tayo kunwari sa loob ng bahay natin ng kutsurang kubo. Tapos maglagay tayo kunwari ng Manila paper, di ba? Para mag-itsurang kubo lang siya. At tuwang-tuwa na yung mga bata na parang susukob sila dun sa ilalim ng kubo na iyon na nilagay natin. Pwede sa ilalim ng lamesa, tapos lagyan natin ng Manila paper. At dyan po nagtatapos ang ating talakayan sa pagpapaunlad sa kakayahan sa pag-unawa o developing comprehension skills. Kung mayroon po kayong mga katanungan o suggestion, maaari nyo po akong i-email sa jerry.rivas002@deped.gov.ph. Pwede nyo rin po akong i-follow sa aking social media accounts, sa aking Facebook page, at YouTube channel, Teacher Jerry. Pwede nyo rin po akong subaybayan sa DepEd TV sa ganap na alas 8 ng umaga. Muli, maraming salamat po.